na sa ating Zoom si Attorney Rudolph Steve Reggie Jularbal, ang General Counsel at tagapagsalita po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Attorney Reggie, magandang gabi po sa inyo. Sorry po na late. Good evening, Attorney. Magandang gabi, Alvin. Magandang gabi, Doris. Doris po. Ayan, okay. Anyway, yung premise po nito, meron po kasing order yung NTC kako sa mga broadcasting companies na kailangan daw aprubahan nila yung mga block time. Ano nga ito yung partner? Anong term na ginamit mo kanina? Block timer, di ba? Block time agreements. At kung meron man daw, dapat hindi sumobra sa 50% ng programming. Tanong, susundin nyo ba kaagad ito, Attorney Reggie, o hindi muna dahil may hearing? Alam mo, partner, may hearing pa. Kaya parang baliktad. Bakit may hearing? Nauna yung order kaysa sa hearing. Attorney Reggie, ano? Tama pa. Tama yan, Alvin. Yung MC was supposed to be presented for consultation sa July 11. Pero nauna nga yung pagka-release. Be that as it may, ang position namin hanggat hindi napapag-usapan sa public hearing yan, hindi pa valid yung MC na yan. That's one in terms of procedure. And even if sa public hearing, ang position ng KBP, hindi valid yung MC na yan. Kasi unang-una, we believe it is unconstitutional, no? Prior restraint yan. So, authority, we don't believe that ang opinion namin, walang authority ang NTC to issue such type of order or circular. Sa makatuwid, hindi po susundin ng mga broadcasting companies ang utos na ito ng NTC. Wala pang bisa sa tingin namin eh. So walang batayan para sundin. Opo. Okay. But you will have to go through the process. Ano? Kung may public hearing, dadalo din po ang kinatawan ng KBP, Attorney. Tama yan. Kailangan pumunta rin kami at ihayag ang position namin tungkol sa memo circular na yan. Opo. Mm-hmm. Pero in the meantime po, Attorney, yung may mga block time deal sa mga istasyon, radyo man yan o telebisyon, etuloy lang po sa ngayon kung ano yung kanilang naging kasunduan. Tuloy lang yung kung anong kontrata meron sila, no? Mm-hmm. Dahil in the first place, wala naman illegal sa mga kontrata yon. Mm-hmm. So may decision kung anong validity ang MC na yan, ang position ng KBP walang bisa yung MC na yan. Pero Attorney, sa palagay po ninyo, hanggang saan lang po ba dapat ang poder ng NTC? Kasi sabi nyo, ang dating is parang lumabis po sila. They went beyond their power. Ano po? Hanggang saan lang ba dapat yung poder ng NTC sa inyong palagay? Ang NTC has authority over technical matters pertaining to broadcast. No? Yung use of the airwaves, yung frequency allocation, power limitation, etc. Yan ang poder ng NTC. They have nothing to do with content of broadcast. Alam niyo, Doris, Alvin, mabanggit ko lang. Opo. Yung limitation on block time or content provisioning from third parties runs counter to the principle of preventing monopoly in media. In fact, in some jurisdictions, they mandate block timing or third-party content provisioning para hindi ma-monopolize yung platform ng media. So medyo taliwas itong direksyon ng parang bangga. Parang bangga. Yes. While on the other hand, sinasabi nila na dapat mayroong third party or merong block timer para hindi nga monopolya. Bakit naman ngayon rerendahan na wag ninyo gawin ito? Basically, ang batas ang sinasabi, democratize dapat ang media. Here, you're preventing democratization. So ang rationale, bakit third-party content provisioning is to allow those who do not have
franchises and permits to broadcast to air their views in existing broadcast stations. Yan opo. Ang rationale na yan. Opo. Ay, sali natin sa discussion, Attorney Reggie, si Attorney Eugene Toto Villarreal. Naalala niyo po ba ang pangalan ni Toto? Dati po yung head MTRCB. Ako din, idol. Ngayon po, profesor ng Ateneo Law School. Anong take niyo, Attorney Toto, dito sa usapin sa utos ng NTC? Magandang gabi po. Good evening, Attorney. Magandang gabi, Doris. Magandang gabi, Alvin. At magandang gabi sa isa sa mga naging mentor ko noon pa. Na, idol ka raw niya eh. Mutual admiration. Admiration society. Sige pa, Attorney. Doon sa punto na tinanong mo, Alvin, at saka inumpisa ni Attorney Reggie, nakakagulat itong Memorandum Order 00406-2022. Dahil una, para saan to? Anong purpose nito? At bakit kailangan na mawalang galang na po sa NTC na that it will poke into commercial agreements as amongst let's say producers and networks who have yung franchise, no? Tama, ito ay isang uri ng prior restraint. Dahil kayo ay pumapasok sa iba't ibang klaseng mga agreements para upang makapagpahatid ng content doon sa ating mga kababayan. Tapos ang nangyayari dito ay, kumbaga, pwede pala tayong i-restrict or ipagbawal pa nga, pagbawalan ng NTC. Taliwas nga to, tama sabi ni Attorney Reg, tungkol dun sa yung pag-prevent ng monopolies. Kasi ang nangyayari nga ay yung third-party content, in-encourage yan. In fact, maraming mga palabas sa iba't ibang jurisdiction, may sharing pa nga ng content, syndicated. Yes. Yung content. Yeah. Diba? Yeah. Tama. Kasi kunyari, may palabas sa isang network. Let us say, isang palabas. Ganyan, no? Ito ay para tayo ang magkaroon ng choice yung ating mga viewers, no? Also, nasabi ni Doris kanina at pati na rin ni Attorney Reg, ito ay mga legal na pinasukan ng ating mga kababayan na engage in the industry. Yeah. May tinatawag rin po tayo sa saligang batas aside from dun sa no law abridging the freedom of expression of free speech as well as freedom of the press, yung meron tayong non-impairment of obligations. Yung kontrata, the state should not be interfering with contracts, no? And then, block time agreements shall not be more, nakalagay dito, not more than 50% of airtime broadcast. That is, first of all, from the standpoint of the franchise holder, you are interfering as to how the franchise holder will be operating, no? It's the network, yung kanyang programming. It cuts into yung tinatawag nating free expression and free speech. Second, granting without admitting na may rason dito, ano yung standards, no? Kapag merong kasi administrative overreach ang nangyayari eh. Dahil 50%. So logically, isipin natin, Doris, Alvin, Attorney Reg, bakit hindi 40? Bakit hindi 45? Bakit hindi 30? Anong batayan? Doon rin sa pag-approval prior to the consummation of implementation. Consummation of, siguro ibig sabihin dito yung kung paano bago nila i-implement. Ano rin yung standards nyo for that? Now, I will go to something na is very very disconcerting. It says that here, authorized radio and television broadcast entities, management, and board of directors shall be solidarily liable with Blocktimer for any vile committed by the Blocktimer arising from content or programs. Attorney Reg was very correct in saying that the NTC has jurisdiction over what you call technical matters, not programming, not content. Siguro naman, alam natin kung ano ang ahensya sa PD 1986. Ang merong
jurisdiction over content, no? And for members of the kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, meron po tayong broadcast code. At matagal na dito sa broadcast code na ito, 2011 inamyendahan, then 2007, and even before that, nariyan na po ang tinatawag nating block time agreements. Yeah. Are you telling us na pati ito ay papasukan ng NTC, yung content? Yeah. I don't think that is correct. Attorney Toto, let me play devil's advocate, and I want Attorney Reggie also to answer. Baka lang ikako sabihin nila is, binigyan namin kayo ng prangkisa. Yung mga broadcasting company, di ba may prangkisa? Ang assumption natin ay may kapangyarihan or may kakayahan kayo na mag-produce ng inyong shows. News man yan, entertainment man yan, educational man yan. Bakit kailangan yung mag-subcontract? Bakit kailangan yung mag-block time agreement? Block time. Ang assumption natin, kaya kayo may prangkisa because you're capable of producing your own shows. Attorney Reggie, anong depensa doon? Pag ganyan ang in-invoke ng NTC, ikaw muna. Again, that is a commercial decision. It's a business decision. And ito, there's nothing inherently wrong with arrangements to produce content. The expertise sometimes in producing certain types of content lies elsewhere. And you cannot compel a network to produce all types of content. Nasa kanila dapat yon. When we were granted with our franchise, walang nagsabi hindi kayo magkuha ng block time. Walang nakalagay. O, wala naman restrict. Attorney Toto? Express restriction on that. May madagdag lang ako sa bringing up ni Attorney Toto tungkol sa solidarity liability. Ang magiging epekto niyan, if you will be putting the burden of censorship or even prior restraint on management. Mm-hmm. Para hindi kami maging solidary liable, o hindi pwede yan, hindi pwede ito. Mm-hmm. Then we are going to exercise prior restraint also on content. Correct. Hindi, parang hindi tama ata yun. Attorney Toto, ano po yung comment niyo dun sa tanong ko, please? Well, una, hindi lang production yan. Kasi yung whole na pag-operate ng isang network at pagpapalabas, kasama nga, gaya ng sinabi ko, yung tinatawag na programming. Yung paghihilera ng programa, ano ang ilinalagay diyan? Kumbaga, parang meron yung editorial prerogative. Hindi dapat pinanghihimasukan niya ng Estado. No? At just because it is efficient, or you may want to say, just because it is easy that you get, let us say, programs from elsewhere, from a third party, it doesn't mean that it is illegal. It doesn't mean that it is wrong. In fact, under the rules on evidence, all transactions are presumed to be fair and regular. You cannot just by some fiat say it is irregular. No? At idadagdag ko lang, related ito dun sa nasabi nyo na linabas ito, di umano'y 23 June 2022. Pero pag titingnan po natin ang website ng NTC, may dalawang draft memorandum circular. Nakalagay po, draft. One is on the review of commercial agreements, and the other is guidelines for block time over radio and television. Pag titingnan nyo po ang Memorandum Order 00406 na lumabas noong 23 June, ay kinombine po at shortcut, maybe that's not too kind of word, but kumbagay, linagay sa iisang papel yung dapat na mas komprehensibo na dalawang guideline na subject pa dapat po sa public hearing kasi nga po draft sila. At dito po sa penal provision, dadagdagan ko po yung sinabi ni Attorney Reggie. Nakalagay dito, the block timer and the licensed RTV broadcast station operator shall be jointly and severally liable
for any violation of the provisions of this circular and of the NTC radio rules and regulations. Ito po, kung bibigyan natin ng benefit of the doubt, itong guidelines na ito na propose pa lang, eh, ito po ay they point only to the technical matters that Attorney Reggie already mentioned to us. There is nothing in the proposed 4.1 about programming. Yeah. So if that is, yeah, no, I could see your the yung kasabay na artwork ngayon in paragraph 2. Biglang napasok ang content or program. Yeah. And that is something that we have to raise before the NTC, and I strongly urge the NTC to revisit this, no? And then of course, dahil po as a matter of law, if it's unconstitutional, sabi nga nila po, nothing comes from nothing. Yeah. Yeah. And therefore, you cannot blame KBP, for instance, with its as regards its position na ito po ay walang visa. Attorney Reggie, are you going to court for this? Parang magsisikma kayo ng TRO para kasi nandiyan na no? Paano bang ano legal move diyan? Nag-schedule naman ng public hearing ang NTC. So, okay. Respeto, we will attend the public hearing, put our forward our position, submit our position for consideration only if NTC takes a hard stance on this draft memo circular, and pagpipilit pa rin nila na subject to their approval ang block time agreement, etc., then we might be left with no recourse but to go to court. Okay. And Attorney Toto, no, ikaw galing po kayo sa gobyerno, naging head kayo ng MTRCB. Parang peculiar na nauna yung utos sa public hearing. Di ba dapat public hearing muna bago yung utos? Di ba, Attorney? Opo. Alam ni Attorney Reg yan, yung ating kumbagay protocol dati. At as a matter of fairness, kasi part niyan ng pagdinig, procedural due process rin sa administrative matters, na merong pagdinig, public hearing, tapos lahat dapat ng mga tinatawag stakeholders natin na merong yung meron silang interest. And all of them, pati yung mga experts, no, legal, technical, commercial, etc., lahat ng mga stakeholders, yung stakeholders inimita, and dapat pa nga ay magkailangan sila to require them or request them, if they wish to do so, to submit position papers. Uh-oh. One good way of, let us say, also is yung position paper, baka merong suggestion na kung paano ang wording ng isang guideline. Pero dito, ang kailangan na munang ma-establish ay yung rasyonal. At yung kung within the powers ba ng NTC. Sabi ko nga, Alvin, opo, alam niyo na kung anong government agency ang dapat ang nagre-repaso ng content. Tama. At hindi ang NTC yun. Opo. Meron po ba kayo naiisip sa ngayon na kung bakit naging ganito ang actuation ng NTC? Hindi naman po lingid sa ating lahat. Ilang araw, ito na, huling araw ng pagkapangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte, tapos may nangyayaring ganito. Alam naman natin, hindi naman niya madedeny na hindi naman naging maganda yung kanyang relasyon sa ilang miyembro ng media. So may napasara pa nga po, kagaya kami, di po ba? So ano po kaya ang nagiging, ang implikasyon ng ganitong klaseng pagbalalabas or panghihimasok na umano ng NTC sa kanilang mandated na trabaho? Well, Doris, nakakalungkot man, no? Pero your guess is as good as mine. Kasi as a lawyer, ang titingnan ko dito ay yung, kumbaga, yung pasakalye dun sa memorandum order mismo. At nakalagay dito ay yung EO-546. Pag titingnan nyo yung EO-546, yan yung dating Department of Transportation and Communication nung time pa ni Tita Cory. Tapos may maliit lang na section dyan tungkol sa National Telecommunications Commission na ngayon ay sa DICT. No?
again, yung kanyang kumbagay power of supervision, kanyang ini-invoke, but just the same, kumbaga palaisipan yung naging zealous and overzealous, if you want to put it that way, when there is already, when July 11 is supposed to be the public hearing, di ba? And nakalagay dito for strict compliance. So, in other words, may contradiction. Attorney Toto, sino po ang nakapirma dyan sa memo? Si ano ba? Si Commissioner Cordoba ang nakapirma. Yes. Ang ibig sabihin, ang haharap sa mga taga KBP sa hearing, si Cordoba pa rin ba? O iba na? Kasi baka naman hinabol, kasi last day niya rin today. Kasi co-term din yung NTC palit commissioner, ako, hindi ho ba? Well, I'm not sure about that, no? Because our good friend Commissioner Cordoba, when I was in government before, he was with the NTC during the past administration, no? So it is possible that so we exactly do not know. We will I cannot speculate on that at this point in time. Ayan. What about you, Attorney Reggie? Ano sa palagay mo, pagdating ng hearing ninyo sa July 11, I suppose, ibang commissioners na yung makakaharap po ninyo, ano po? O sila pa rin? Pwedeng ganon, kasi habang wala pang na-appoint, they'll have to carry on their functions. Holdover pala. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa July 11. Ang sa akin lang, mahirap, as Attorney Toto said, mahirap mag-speculate yung motivation behind it, memo circular. Sa akin naman is masamang unang dating sa incoming administration yung ganyan klaseng circular or memo na kinokontrol or there's an attempt to control content in media. Hindi magandang opening, kumbaga, sa incoming administration. Okay, so kung mag-aabangan natin ang susunod na kabanata, no? Sa July 11, magkakaalaman tayo where this issue goes. Ano po, Attorney Toto, thank you for your time. Yes. Attorney Reggie, maraming salamat po. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Luis, maraming salamat. Maraming salamat. Opo, opo. Thank you. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo lagi. Attorney Reggie ngayong gabi. Opo, opo. Yeah. Thank you po. Ha. In the spirit of transparency, kinontak din po ng programa ang NTC. But as usual, dead macology. Hindi nasagot, partner, sa mga tawag ni Fred Bandulin. Para lang siyempre, para patas na makakuha namang, din. Meron pa namang isang oras, partner. Pwede pa kayong sumagot, NTC. Ang malaman naman natin, para naman lahat tayo ay magkakaroon ng ating airtime. Tama. Namin kayo ng airtime. Paliwanag din nila kasi kumukontra yung KBP partner na na karamihan sa mga miyembro ay tatamaan ng kanilang patakaran. Pero nagulat din ako dun. May hearing pa pala sa July 11. Para kipa na maghihearing nga tayo nun kung mayroon ka na, what is the point nga of the hearing? Kung may memo ka na, hindi ba? Tama ba ako? Putting the horse before the cart. Exactly. Putting the cart before the horse. Binaligtad.